Good morning, good morning. Magandang-magandang umaga. Siyempre, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre, sa loob at labas ng Metro Manila. Magandang-magandang umaga. At siyempre, si Fernan Jota po, ang inyong mga kasama ngayon pong araw ng... araw po ng Biyernes, no? Araw ng Biyernes. Ha? October 13, na ba? Ha? Okay, October 14, no? Ay, naku, malapit-lapit na. Nalalapit na po ang Kapaskuhan sa totoo lamang, ha? Nalalapit-lapit na ang Kapaskuhan. At syempre, ang ating mga, eka nga, yung ating mga kabataan, yung ating mga ng bawat barangay, ay nakikita nyo na, di ba? At syempre, live po tayo sa Facebook, live po tayo sa YouTube. Sana i-like nyo kami, i-follow nyo kami, at syempre, subscribe nyo kami sa lahat po ng mga, sa lahat po ng mga sumusubaybay ng Alerto Balita. At syempre, live po din tayo dun po sa aking Facebook page, no, ha? At syempre, bago po ako tuluyang umere, nais ko muna pong bumate dyan po sa lugar ng Magdalena, Laguna. Siyempre, ang isa natin sa mga kasamahan sa pamamahayag, wala iba kundi si Mr. Ronaldo Vargas. Oy, Ronaldo Vargas, magandang-magandang umaga. At siyempre, kay Jesto ni Rapper ng Talisay, Camarines Norte. Good morning po, Sir Alerto Balita. Siyempre, isa rin po yan sa kasamahan natin sa pamamahayag. At Ronaldo, sabi ni Ronaldo, watching with your bro from Laguna. Ayun. At siyempre, ang aming pong Divine Council. Ha, yung aming pong Divine Council ng aming Supreme Minister na walang iba kundi si Chaplain Frederick Berry, at siyempre ang aming Chief Minister na walang iba kundi si Bobby Francisco. So nanonood po sila ngayon, ha? Patuloy po silang nanonood ngayon. At bago po ako tuloy magpatuloy, nais ko rin pong batiin ang Watchman Initiative Affairs, at lalong-lalo na po ang ating mga ating mga Pilipinong magagaling na inventor. Magandang-magandang umaga. At siyempre ang PPTMAC, Police Patrol Anti-Crime, sa pamumuno po at pangunguna po ng aming presidente na walang iba kundi si Miss Eva Tulagan. At ganun din naman po ang lahat po ng mga member ng Anti-Crime Pasay Chapter. Magandang-magandang umaga. At syempre ang lahat po ng member at officer ng Ministry of Media, sa pamumuno po at sa aming mga kasamang si Mitch Pontalera, at syempre ang inyong lingkod, magandang umaga. Ha? Ganon din po ang, ayun, yung aking pong chart, nanonood din po ngayon, dyan po sa lugar po ng Liberiza. Ha? Lahat po ng mga tao dyan sa Liberiza, at syempre ang barangay 78 dyan sa lugar ng Liberiza, magandang umaga. Ha? At syempre yung aking... ang aking kababata na walang iba kundi si Erwin na Makapanas. Nanonood po siya ngayon. Oy, ingat-ingat ha sa pagmamaneho. At alam ko naman na ikaw eh busy pre. Good morning, sabi niya, good morning boss. So anyway, doon po sa ating mga kababayan, nais ko pong bigyan ng pansin ito pong bagong bagyo, no? Bagong bagyo na naman, ha? Na pumasok po dito sa atin, no? Dito sa atin sa Philippine Area of Responsibility. Eh, nakapasok na po itong si Bagyong Neneng, at ayon pa po sa PAGASA, lalakas pa at magiging tropical storm. Nako, ayon po sa PAGASA. Kaya doon sa ating mga kababayan na sana nadadaanan ito o hindi man dadaan o hindi man lalapag, no? Ha? Sabi ng salamat po sa... Salamat po, boss, sa bati. Obo, nagpasalamat. At nga, lalapag man siya o maglalandfall man siya, ay binibigyan po natin ng babala yung ating mga kababayan diyan po sa lugar ng Northern Luzon. Dahil ayon po doon sa PAGASA, baka daw po ngayong mamaya o mabukas, no? Makakaranas na tayo ng mga pag-ulan dahil po dito kay Bagyong Neneng. So doon po sa ating mga kababayan, especially yung mga malalapit po sa mga landslide area, no? Kasi kadalasan ganyan po nangyayari, di ba? Kadalasan ganyan po nangyayari, landslide area. Yung mga bahay-bahay po natin diyan, nako, ingat-ingat po tayo, no? Dahil sa tagal na pag-uulan ng ganyan, nagkakaroon ng lumalambot ang lupa, no? Lumalambot ang lupa, ang natutuwa naman diyan yung mga nagka-quarry. Hindi, sa totoo lamang, di ba?
Sa totoo lamang po, di ba? Lumalambot ang lupa, may natutuwa. Di ba? Ganun yan eh. Marami, di ba? Sa totoo, nako eh, sa, kung ako lang po tatanungin ninyo, abay, ang dami ko pong nakikita, ang dami ko pong nalalaman ng mga quarry. Di ba? Good morning, Noki Sumayang. Ayun, si Noki Sumayang na nanonood po, is watching. At syempre, ang ngayon pong araw, no? Ngayon din pong araw ng 14 na to, eh, at bukas, no? Ngayon o bukas? Bukas, no? Bukas po yung meeting ng Ministry of Media diyan po sa lugar ng Sukat, Paranaque. Doon po sa mga kababayan natin, doon po sa mga officers and member. Diyan po sa dating pinaglagyan ng online news worldwide na dating opisina po ng online news, diyan po gagawin yung meeting, yung pinakahuling meeting ng Ministry of Media. Kaya lahat po ng mga member officer ay inaanyayahan po natin na dumalo diyan po sa gaganapin na meeting ng Ministry of Media. Ha? At Boss Fernan, may adobo. Ayo. Adobo ako at bopit. Kain tayo. Tapos mo dyan. Masarap to, boss. Sikwet. So, sige. Naku, masarap yan. Aba, masarap yan, ha? Adobo ako at bopit. Ha? Kain tayo dyan. Sabi ni Angelito Market. Ha? Sige. Pagtapos ko dito sa programang ito, kakain tayo. So anyway, inuulit ko, no, doon sa ating mga kababayan na dadaanan po ni Bagyong Neneng, eh nais ko po sanang bigyan pansin, eh sa bagay, marunong na at alerto na yung ating mga kababayan pagdating sa mga ganyang bagay, no? Dahil sa dami-dami ng bagyong pinagdaanan, eh marami na po tayong natutunan. Ha? Hindi lang po 'yun. Sa mga landslide, no, sa pagbaha, pagtaas ng tubig, di ba? Eh sana naman po 'yun po ay maging aral na, no? Maging aral na doon sa ating mga kababayan, no? Doon po sa ating mga kababayan, 'yung po mga pinagdaanan nating doon po mga pinagdaanan nating bagyo, no? Sapagkat na marami na, kumbaga, eh tad-tad na. Kumbaga si yung ating pong mga kababayan pagdating sa ganyan, kaya medyo alerto na rin po sila, eh, no? Lalo-lalo na ngayon na itong si Bagyong Neneng, eh ayon po sa PAGASA, eh lalakas pa at magiging tropical storm, no? So, ganun pa man, ay pag-uusapan din po natin, no? Dahil sabi naman dito nila, ay kaper na 90% na four-piece na mga benepisyaryo, eh mahirap pa rin. Alam nyo, sa totoo lang, marami po sa mga kababayan natin pagdating sa mga four-piece. Alam mo, sa totoo lang, dapat pag-aralan ito, eh, no? Pag-aralan ito ng DSWD, no? Itong mga 90% na four-piece na mga beneficiaryo na to. Kasi kadalasan po, ito pong mga member ng four-piece, dapat pinag-aaralan nyo po ito ng maigi. Kasi marami pong natatanggap ang inyong lingkod, no? Maraming natatanggap ang inyong lingkod, marami po ang nagte-text sa atin. Dahil nga dyan sa mga four-piece na yan. Dahil sa totoo lamang, ang meron po mga magulang po kasi na tumatanggap lang ng four-piece, pero yung anak, hindi po. Oy, salamat Kuya Hill, thank you very much. Marami po kasi marami po sa mga kababayan natin, eh maraming sa mga kababayan natin na tumatanggap ng four-piece na yan, lalo especially yung mga magulang, eh yung mga anak hindi naman nag-aaral, no? Ayun, na
Good morning, good morning. Doon po sa aming isa sa mga opisyalis po, isa po sa mga officers ng Ministry of Media ng Kamanaban na walang iba kundi si Mr. Michael Tangog. Ha, nanonood po siya ngayon at ayon po kay yung isa po siya mga isa po yan sa ating mga executive officer ng Ministry of Media at ipinapaalam din po natin doon po sa ating meeting natin bukas, no? Bukas po ng alauna sa Sukat, Paranaque. Doon po sa ilalim, no? Sa ilalim po ng bridge ng C5. Ha, inuulit ko lang po yung ating pong meeting, ha, bukas po, ha, lahat po ng officers and member ng Ministry of Media. Sana po lahat po kayo makadalaw sapagkat yan na po yung huling-huli nating meeting at tayo po ay kailangan magkausap-usap na. At ayon naman po kay Michael Tangog, kamusta sir? Magandang tanghali mula sa CAAC Volunteer Malabon. Yun, magandang-magandang umaga dyan po sa mga CAAC Volunteer na taga Malabon. Ha? Inuulit ko lang po, lahat po ng mga member and officers ng Ministry of Media, yung meeting po natin bukas po yan, October 15. Ha? Alauna po ng hapon. Ha? Kung yung mga tao na yung mga gusto pong sumali sa pagpupulong, pwede po kayong pumunta sa SM Sukat. Ha? SM Sukat po. So anyway, sa ating po pinag-uusapan, no? Yung pong mga kababayan natin na malapit sa mga dalampasigan. Ayan. Ha? Medyo eka nga po, nakapasok na naman yung ating bagong bagyo. So ingat-ingat na naman po tayo. Okay? So gano pa man, ay nice ko rin pong ipaalam sa ating mga kababayan natin. Oy, si Pabi Boy, Sunny Boy Pabi Boy ay nanonood po from Paranaque. Paranaque po yan. At syempre si Leia, ayun, si Leia. Si Leia Heruela. Ayun, nanonood din po siya. Magandang-magandang umaga, Lay. Good morning, Ginoong Pabi Boy. Ayun, sabi ni Sunny Boy Pabi Boy, Brigola. Ha? Good morning, good morning. Kilala mo ba si Pabi Boy? Ha? Kilala mo ba si Pabi Boy? Si Pabi Boy, yun yung tatay ni E at saka ni E na BF ni hindi ko na alam eh. So anyway, ha? Ang gulo talaga, magulo talaga 'to si Sunny. Doon po sa pag-usapan din po natin yung pong sinasabi nilang hawaan o pagbaba, ha? O pagbagal, sabi nila, ha? Kapernan, ayon po sa Okta Research, hawaan ng COVID-19 sa National Capital Region ay bumagal pa. Nako, ayun. Alam mo, magandang balita pag ganyan eh. Ah, masarap ibalita, ha? Masarap ibalita, sabi ni Leia, salamat kuya. Ha? Sabi naman ni Sunny, sino po ba si Pabi? O yun, tinatanong mo na naman. Sinabi ko na nga pa si Pabi ang tatay ni E at ni E. Ayun yun, si Pabi. Si Pabi Boy na boyfriend. At syempre, si Jean. Ha? Si Jean, nanonood din po sila from Road 5 yan, sa taga Road 5. So magandang umaga, Jean. Nanonood po sila ngayon. At si Kagawad Marisa Tenyo. Uy, maganda mga taga ano to, taga Quezon City. Ha, nanonood din po sila. Oy, magandang umaga diyan, ha. Magandang umaga po diyan po kay Kagawad Marisa Tenyo. Ayun, ha. Magandang umaga. Ha? At ayun po, ayun. Merong ano si yung amin pong teka lang, ha. At maraming, alam mo, sa totoo lang, napakarami nung ating marami yung nag-ano sa atin eh. Ayun. Sabi po ng amin pong Divine Council, Chief Director Fernan, bukas merong Watchman Council of Elders. Ayun. Ha? Meron daw pong, bukas daw po ay meron pong Watchman Council of Elders Assembly Meeting sa IT Tribal Hall, Barangay Maabay, Cebu, Camaguimaras, alas 9 po ng umaga. Ah, ang pilot project natin ay Integrated Farming, Agro-Industrial, and Economic Zone Design.
at pabahay na mga katutubong IT at kabuhayan. Ayun, ha? So inuulit ko, maganda po yung maganda po yan, ha? Ayun, para sa ating mga kababayan na heka nga. At syempre, si yung ating po kasamang taga Quezon City naman na walang iba kundi si Reden Oro. Oy, secretary na si Reden Oro. Bukas po ay meron po tayong ano, ha? Meron po tayong meron tayong meeting, ha? Sa Sukat Paranaque, ha? Yung dating pinaglalagyan po, ha? Yung dati pong pinaglalagyan ng National News Bayan Action agad ay ng ano ng online news, no? Sorry, ng online news diyan po sa may Sukat Paranaque, yung ating pong meeting na Ministry of Media, ha? Mr. Reden Oro, ayun. At si Jenilyn Lindsay. Ayun, sabi ni Jean, hello po kuya, magandang umaga, Jean. Thank you for watching. At syempre, sabi po ng aming ng kagawad, no? Sabi niya, pakibati po ang aming congressman Marvin Rillo sa Distrito 4 ng Quezon City. Ayun, ha? Magandang umaga po kay Congressman Marvin Rillo sa Distrito ng 4, Quezon City. So anyway, yun pong sinasabi nilang awahan, no? Yung awahan po, no? Yung awahan na ng COVID-19 sa National Capital Region ay bumababa na raw. So napakaganda nito, no, ha? Napakaganda po nito at doon po sa ating mga kababayan. Pero wag na po tayo magpakakampante, no, ha? Inuulit ko, wag po tayo magpakakampante hangga't hindi pa po tayo ligtas sa sinasabing COVID-19 na to. Dahil unang-una, ito pong COVID-19 na to, minsan nagpapabalik-balik na lang, eh, ha? Nagpapabalik-balik na lamang. Ha? Kaya doon sa ating mga kababayan, pagdating sa mall, sa mga palengke, eskwelahan, ha? Lagi po tayong sumunod sa health protocol ng Department of Health, ha? Especially yung pagpe-face mask po natin doon sa mga matataong lugar. Huwag po tayong kakalimutan kasi ayon po naman sa kanila, kapag ikaw po ay nasa labas, by okay na okay naman po, no? Sabi po dito ni kasamang Reden, dito po ako, Sir Fernand, Quezon City District 4, nanonood po ako sa iyo. Hoy, magandang umaga din at huwag mong kalimutan, no, ha? Huwag mong kalimutan, kasamang Reden, na yung meeting natin bukas, no? Doon po sa pinagaganapan, doon po sa studio ni Mr. Gaspar Latam, ha? Kung natatandaan mo, doon tayo magkakaroon ng meeting bukas, no? Alauna ng hapon, ha? Alauna ng hapon, Mr. Kasamang Reden, ha? Reden Oro, ha? Kung makakarating ka, ay sikapin mo sapagkat ito ay last meeting ng Ministry of Media at kailangan ko rito. At syempre, sabi naman po ni Kagawad Marisa Tenyo, thanks po sa pagbati, Kapernan Hota. Oy, thank you very much din po. At syempre sa inyong magaling na kapitan, ha? Kundi ako nagkakamali, Kapitan Magpayo. Ah, kundi ako nagkakamali. Siya yung kapitan ninyo diyan, di ba? Kundi po ako nagkakamali, ha? At siyempre, ang pinakamagaling na kagawad na walang iba kundi si Isay Tenyo. Ayan, si Marisa Tenyo. So anyway, ayun, nanonood din daw si Darwin. Magandang umaga, ha? So inuulit ko, ha? Magandang balita yung pagbaba po ng COVID-19 sa National Capital Region. Magandang balita po yan. Pero wag po tayo magkakapagkakapate dahil nga sa sinasabi nga po na hindi pa tayo ligtas sa sinasabing COVID-19. Kaya kung kinakailangan pa rin natin mag-face mask, abay dapat nating gawin. No? Dapat pa rin natin gawin dahil nga sa unang-una, andyan lang, eh. Hindi natin alam kung sino ang carrier, eh. Pero maganda yung binabalita ng OCTA na yung hawaan daw po sa National Capital Region ay bumababa pa. At sana bumaba pa at tuluyan nang mawala, no? Na tayo makabalik na doon sa maganda-ganda, magandang buhay, no? At ganun pa man, no? Yung pong sinasabing 90% na four-piece beneficiaryo, sabi nila mahirap pa rin. Pero alam mo, sa totoo lamang, dapat pag-aralan ito ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ito pong mga tumatanggap ng four-piece na to. Dahil unang-una po, sa totoo lamang, marami po, no? Marami po ang
tumatawag sa akin, marami pong nagko-comment sa akin, maraming nagte-text sa akin, na kadalasan daw po yung mga magulang na tumatanggap ng porpis. Alam mo, sa totoo lang, dapat to talaga imbestigan eh. Tumatanggap ng porpis pero yung mga anak daw po ay hindi nag-aaral. So dapat pag-aralan, no, ha? Pag-aralan po ito ng DSWD, ha? Para po dun sa pagbibigay. So ganun pa man, magandang umaga dyan sa Barangay 193 Zone 20 sa pamumuno po ng kanilang barangay, ng kanilang kapitan, Kapitan Mike Dawal. At syempre ang kanilang mga, ang kanyang mga kagawad, especially ang mga tanod, no? Yung pong mga morning tanod na walang iba kundi si Barangay Police Mario Bituaran at Barangay Police Marvin Mariano, at ganun din po ang maintenance po ng Barangay 193 na walang iba kundi si Edwin Benedicto at ganun din po si Danny Cornell. Ayan, sila po yung mga ano diyan. Sila po yung mga maintenance diyan sa Barangay 193. At ganun din po kay Deng, ayun, no? Si Edwin Ponce Hilario is watching, oh, si Deng. Si Ding Hilario, ayun, nanonood din po siya ngayon. Magandang umaga, Ding. At syempre from Iloilo si Mildred Baclagon Jose. Ay nanonood din from Iloilo. Oy, good morning. Salamat sa pagbate, sabi ni Darwin. Okay, thank you din. Ako, nauubos ang oras ko sa pagbate. Alam mo, sa totoo lang, ang dami po talagang sumusubaybay dito po sa Alerto Balita po ni Fernan Jota, no? So, thank you very much naman po dun sa ating mga kababayan na patuloy na sumusubaybay po ng Alerto Balita via Facebook, no? Ganon din po si Cherry Serio. Sabi niya, morning kuya. Good morning ni Cherry. At sana po, hindi lang po sa Facebook nyo kami ipalo, no? I-subscribe nyo rin po kami sa YouTube, no? Ang AB, ang Elizalde Broadcasting. Nandiyan po yung aming mga programa. Sana po i-ano ninyo. At sabi ni Reden, sige, dating po ako bukas, unahin ko po yung habol na lang ako sa meeting ko sa Quezon City District 5 Senior Citizen, San Pedro 9 Chapter 1 PM, 1 PM din meeting namin. Oo, at kailangan natin yun, ha? So, anyway, sa ating pong pagbabalita, ayun, ha? Yung napagkamalan po, yung pong sinasabi nilang napagkamalan, na akala po daw nila ay karnaper, ha? Yung pala traffic enforcer, ha? E binaril po ito. Kung di ako nagkakamali, ang bumaril nito tenyente pa, ha? E parang nabulagan yata na hindi ko maintindihan, e binaril yata itong si traffic enforcer, no, ha? Mamaya lang po ibibigay ko po yung buong detalye. Napagkamalan daw po ito, ayun, yung aming pong Supreme Minister ay nanonood po ngayon. Na walang iba kundi po si Chaplain Frederick Berry, it's watching. Nanonood po sila ngayon, ha? At sa, alam mo, sa totoo lamang, ito pong aming Supreme Minister ay marami pong napupuntahang lugar. Kaya ingat-ingat po, Chaplain, sa mga lakad mo, ha? Gabayan ka sana ng ating Panginoon sa lakad mong yan. At alam ko naman po na ang lakad mong yan ay para sa mga taong nangangailangan, sa mga taong mahihirap at yung mga taong naaapi. So alam na alam ko naman po kung gaano mo sila bigyan ng pansin. Kaya ingat-ingat po yung aming chaplain, ha? Kung saan-saan po lugar kasi napupunta. So anyway, sabi ni Mildred, good morning Sir Fernando, ta mabuhay po ang iyong programa. God bless you. So magandang umaga rin po kay Mildred at thank you very much. Ibibigay ko din po sa inyo yung sinasabi nilang akala, yun ang mahirap eh, di ba? Akala, maraming namamatay, ayun, napatay isang traffic enforcer dahil sa akala. Eh, akala karnaper, abay, binaril. No? Ang pinagtatakang ko naman, kung bakit umantong sa ganung bagay. Ha? Hindi lang po yan, mamaya lang, ibibigay ko yan. Ha? Marami, di ba? O, meron pa rito, asawa, nabuntis, kabit ni Mrs., pinagbabaril ng mister na pulis. Pulis again. Ha? Pulis na naman. Ha? Mamaya lang, ibibigay natin yung mga detalye nito. Ha? Pulis din. Ha? Patay. Ano ba, Jimmy? Ano ba nangyayari? Ano nangyari? Ha? Ha?
Eh, yung isa naman, akala carnapper, yung pala traffic enforcer. Parang ang layo, no, ha? Akala carnapper, yung pala traffic enforcer, eh binarel. Ha? Police din ang bumarel. Nako, talaga naman, oo. Ano ba yan? At syempre, bago ko po ibigay sa inyo yung lahat po ng mga detalyeng ito, ay binabati ko naman po yung aking pamangkin mula po sa Subic Zambales. Nako, layo na nararating, no, ha? Ha, sa Subic Zambales na walang iba kundi si Ronnie Boy. Ayun, si Ronnie Boy Escolango Hota, yung aking pamangkin mula po dyan sa Subic. Sabi niya, gandang araw sa iyo, poging tito ko from Subic with love. Ayun, magandang umaga po dyan po sa lugar ng Subic Zambales. Ha? Magandang umaga. Ayun. Ha? At syempre, ingat-ingat din, boy. Ha? Ingat-ingat ka din sa pagtatrabaho. At nako, ito na yung sinasabi ko na, di ba? Ito yung sinasabi ko na maraming namamatay sa akala, no, ha? Dahil napagkamalan o akala, ha? Ang akala, carnapper. Yung pala, traffic enforcer. Ha? Ngayon, Kapernan, isang traffic enforcer ng Quezon City Government na napagkamalang carnapper ang binaril at napatay ng isang police official sa bahagi ng Muñoz Market sa EDSA kahapong madaling araw. Naku, talaga naman, oh. Ha? Kahapon po na madaling araw. Pero, ha? Nanonood daw po si Miguel Hotohot. Ito, isa rin nating kababayan. Isa rin nating kaibigan sa pamamahayag, ha? Ito pong si Miguel Otot. Hindi ito nagpapakita sa akin, ewan ko. Miguel, kung makakapunta ka ng sukat, SM Sukat sa Paranaque, bukas ng alauna ng hapon para makasama ka sa Ministry of Media, ha? Sana makarating ka, ha? Si Mr. Miguel Otohot. Alauna ng hapon, bukas, Sabado, sana makarating ka. At syempre, ayun, si Marvin Gulayan, ayun, ito marami-rami rin na si Doktor. Marami na pupunta ito. Magandang umaga rin kay Marvin Gulayan. Ha? Nanonood din po siya ngayon. Ha? Ito po'y kapatid nung kasamahan kong drawing. Ayun, yung kasamahan kong drawing, eh, busy-busy sa hindi ko maintindihan na hindi ko malaman kung nasaan na. So sa akin po pagpapatuloy, ayun, sabi ni Ronnie, may dumating na barko ngayon diyan sa Manila, US Ronald Reagan aircraft carrier. Wow. Ha? Dumating daw po. At sabi naman ng aking kasamang pare Bernardino Maganto, good PM pare and God bless. Oy, hindi ka na rin nagpapakita. Sana makarating ka rin, no? Bernard Maganto. Sana makarating ka rin, pre, sa SM Sukat Paranaque para sa Ministry of Media na gaganapin. Sana makarating ka rin, no? Parang Bernard, alauna, no? Alauna po ng alauna ng hapon diyan po sa Sukat Paranaque sa may ilalim po ng overpass ng C5 sa Sukat Paranaque. Diyan po gaganapin. Sana makarating ka. At siyempre si Notes Alporte, magandang umaga. Idol, hindi po ako si Roland. Ako po si Fernan Hota, hindi po ako si Roland. Kapatid po ako ni Roland Hota. Ayun. Ako po si Fernan Hota, mas pogi po ako kay Roland. Ha? Ayun, pinaalala ko lang kay Nuts Alporte, ha? Watching here from Pasig City Police Station with Chief of Police. Oy, magandang umaga po diyan sa taga Pasig City. At siyempre si ayun. Si John Aaron Poralan. John, thank you very much. Yan po isa sa mga kasama natin sa PPTM MAC, no? Isa sa mga opisyales din po yan si John. Binabati ko rin po ang PPTM MAC sa patuloy po nilang pagtulong sa mga crimes, no, sa ating mga kapulisyahan na patuloy na magiging active. Ito po mga anti-crime na to, lalo-lalo pa ang PPTM MAC family. Ayun, ang PPT Mac family po, kami-kami po at lahat po ng mga opisyales. Good morning, lalo-lalo po kay John Aaron Poralan. So sabi ni Marvin, salamat sa pagbati, Kapernan, mabuhay ka at ang programa mo. Salamat din po at maraming salamat sa mga, sa totoo lamang.
Sabi ni ano, sabi ni Jojo, si Hobby Dalida is watching. Ha? Sabi niya pa shout out naman, aba. Pa shout out naman. Oh, sabi niya Police Colonel Sereno Secro Jr., Chief of Police ng Pasig, magandang umaga po. From Nats Alporte, sabi niya kay Police Colonel Sereno Secro Jr., Chief of Police ng Pasig City. At sabi naman ng aking kumpare si Bernardino Maganto, kapag medyo maluwag sa oras, pare, keep safe always, pare. Ayun, kung makakarating ka, mas maganda. At syempre, ang tawa ni Nats, sabi niya, kasing pogi niyo po siya. Thank you very much. At syempre, kaya, nako, hindi na ako nakapagbigay ng mga ilang impormasyon. Ha? Pa-shout po pala si Sir Jario Pilipinas, Team Publisher Journalist Mr. Miguel Otohot. Ayun. Sana kung makarating siya, no? Itutuloy ko lang, no? Ayon po dito, dyan po sa Mutius Parket, kahapon ng madaling araw, nakilala ang biktima na si Edgar Polerio, miyembro ng Traffic Management Bureau ng Quezon City Government, habang pinaniniwalaang nagtatagong naman ang pulis na nakabaril na si Police Lieutenant Felix Berto Tikil Rapana na nakatalaga sa Anti-Carnapping Unit ng Manila Police District MPD. Batay sa nakalap na impormasyon, naganap ang insidente pasado alas 2 ng madaling araw ng Huwebes sa nasabing lugar. Nakainto umano ang biktima at kaibigan nito na si alias Paul habang kinukumpuni nila ang motorsiklong tumirik sa gitna ng EDSA. Maya-maya paya, umano ay biglang tumawid sa EDSA ang suspect na si Rapena at lumapit kay Pulyero at bigla na lamang binaril. Nabatid na sa kabila ng may tinamong tama ng bala sa katawan, ang biktima ay nagawa pa umanong mapatakbo ang motorsiklo nito at nag-counterflow sa EDSA. Nako, isipin nyo naman, no ha? Walang pakundangan. Ayun, sabi ni Diding Elizalde, good morning Sir Fernan, watching you now from Antique. Oy, magandang umaga. Good morning. Diyan po sa lugar ng Antique, magandang umaga po. Ayan, ha? Good morning. Ha? Talaga naman. Yung sinasabi ko, no? Nag-counterflow sa EDSA para puntahan ang mga nakapwestong pulis sa tabi ng Munoz Market. Pero bago pa umano umabot sa mga pulis, ay natumba na si Polero. Habang ang kaibigan si Paul ay kasama ng suspect na ayon sa kanya ay pinadapa siya at tinutukan ng baril. Sabi niya na lang, mga karnaper kayo. Sabi ko naman, hindi karnaper yan sir. Kahit tignan nyo pa ang gamit ko, paano kita ko sa kanya? Yung license ko at registration ng motor ko, pahayag ni Paul. Lumapit pa umano ang suspect sa mga pulis na lugar at nagpakilalang isa ring pulis. Eh, nagpakilala ka nga ng pulis. Ha? Eh, mamamatay ka na. Sabi ni Paring Bernard, pare, happy birthday kay Maring Marilyn Longkanaya, wife ni Paring Jojo Sebial. Oy, good morning and happy birthday. Ha? Doon po sa asawa ni Paring Jojo Sebial na walang iba kundi si Miss Marilyn Longkanaya. Ayun. Inuulit ko lang po, tayo po ay live, no? Live po tayong napapanood via Facebook sa Elizalde Broadcasting at ganun din po sa YouTube din po ng Elizalde Broadcasting. Live din po tayo napapanood, ha? Kaya i-follow nyo kami, i-like nyo kami, i-subscribe nyo po kami, ha? Diyan po lang 'yan, ha? Sa Elizalde Broadcasting at syempre live din po tayo sa Facebook, yung aking pong Facebook page sa Fernan na Ministry of Media, live din po tayong inyong mapapakinggan at mapapanood. So anyway, ha? Isipin niyo, 'di ba? Nagpakilala na, ha? Lumapit pa uman ang suspect sa mga pulis sa lugar ng sa lugar at nagpakilala isa ring pulis na pag-alaman na nagtatago ang pulis sa Masambong Police Station, subalit mabilis din umano itong umalis sa presinto. Hustisya naman ang panawagan ng maling naulilang asawa at kaanak ni Polero. Nagpapatuloy ang investigasyon ng Quezon City Police District at sana maibigay po ninyo, no? Maibigay po ninyo
ang tamang hustisya dito sa pinatay ng isang tenyente na to. Ha? At syempre, binabati ko rin po ang yung aming pong presidente na walang iba kundi si Miss Eva Tulagan ng Anti-Crime Pasay Chapter. At syempre, ang PPT MAC, ha, ng National binabati rin natin, magandang umaga rin kay kasamang Eva Tulagan, yung presidente po ng Anti-Crime. Ganon din po ang sabi ni Northana Kamid. Mabuhay kayo, sir, watching from Muntinlupa City. Magandang umaga po diyan po sa Muntinlupa City. So sana ang alerto balita po ay tutulong, pero alam naman po natin, no? Dahil ito po official na to na isang tenyente, ha? Kung wala po itong kung ikaw po ay walang kasalanan, harapin mo. No? Harapin mo to. Ikaw pa naman ay isang alagad ng batas. Isa kang alagad ng batas, alam mo yan. Kung mali o tama ang iyong ginawa. Pero sa atin pong chief of police ng PNP na walang iba kundi si General Azurin, sir, sana po yung mga ganitong official na to, dapat ito tinatanggal nyo na sa serbisyo. Tinatanggal na dapat sa serbisyo to. Hindi na dapat binibigyan to ng baril. Di ba? Katulad po nito, nagtatago na, hindi sumusuko. Ano po ba ang dapat gawin nito, General? Ha? Sana mahuli ito, ha? Mahuli ito at mapanagot doon sa kanyang ginawa. Ha? Nakakaawa naman, isipin nyo. Isang traffic enforcer napagkamalampang karnaper. Ha? Yung isa naman, nagpakilala pa, pinadapa at saka tinutukan ng baril. Ha? Magandang umaga kay Antonio Rabina. Nanonood po siya ngayon. Good morning. Thank you very much for watching. Nako, meron na lang po tayo 7 minuto. Ha? Kaya nga po inuulit ko, no? Sana mabigyan ng tamang ustisya, no? Ng tamang ustisya itong traffic enforcer na to na napagkamalan, na akala'y karnaper ng isang police lieutenant, no? Na nakatalaga sa anti-karnaping sa MPD o Manila District, no? Police District. Ha? At sana 'wag nang pagtagalin pa at madakip ito at para mapanagot, no? Mapanagot doon sa kanyang ginawang kasalanan dito sa traffic enforcer na to. Isipin niyo, no? Nagkukumpuni lang ng nasirang motorsiklo, tinawiran, binaril, ha? Akala karnaper. Ha? Ayun, sabi ng aming presidente na si Eva Tulagan. Pa-shoutout po Substation 8 Boss Fernan Hota. Oh, yung kanila pong hepe, no? Yung kanila pong EP na si Flornalyn Makiraya. At syempre ang lahat po ng mga galing na pulis ng Station 8. Good morning. Yun, si Lovely Twiggy Sakarias. Good morning po. Uy, matagal-tagal din tayong hindi ni Twiggy. Nasa ibang bansa pa ba to? Ha? Kamusta na kaya yung father nito? Ha? Nako, matagal-tagal na ko nang hindi na nakikita. So anyway, yung partner ko po na si Sakarias, no? Si Saki kung tawagin nila, ewan ko ba, hindi na napapakita sa akin. So anyway, maraming salamat, no? At sana mabigyan, inuulit ko, General, no? General Azurin Jr., sana po mabigyan po ng hustisya yung pong iniwan nito pong isang traffic enforcer na to na binaril po ng isang police lieutenant, no? Ng isa pong police lieutenant na nakatalaga po sa anti-carnapping, no? Ito pong si police lieutenant Felix Berto Tikil Rapana. Ayun. Police lieutenant Felix Berto Tikil Rapana na nakatalaga po sa anti-carnapping na ngayon po ay nagtatago na di umano. Sana naman po ay mabigyan na po ng pansin
At sana po ay mahuli na po itong taong ito at mapanagot, no? At mapanagot po sana doon po sa kanyang ginawang krimen. Ha? At ayon po kay Twiggy, ayun, opo, dito pa ako sa Saudi Arabia. Oy, magandang umaga ba? Umaga ba? O magandang umaga diyan sa lugar po ng Saudi Arabia. Ha? Nanonood po sila ngayon. Thank you very much sa doon sa pagsubaybay ng Alerto Balita. So anyway, inabot na po tayo ng oras. Maraming salamat po sa mga sumubaybay. Maraming salamat din po doon sa mga tumutok sa atin dito po sa Alerto Balita sa EB Broadcasting, Elizalde Broadcasting. Inuulit ko po, yung pong Ministry of Media na meeting po bukas, pinaka-urgent po natin yan at pinakahuling-huling meeting na po natin yan. At syempre, yun, yung aking pong hipag na si Ate Fe at Bingkula Manak po. Oh, nanonood po siya ngayon. Ha? Thank you very much, Ate Fe. At ingat-ingat, no? Ingat-ingat. Alam ko nasa trabaho ka. Ingat-ingat sa... mag-ingat palagi, ha? At lagi po tayo magbigay ng presensya sa ating mga Panginoon. So maraming salamat po. Magkasama-sama po tayo sa araw po ng Lunes muli. Araw ng Lunes. At syempre, thank you very much po sa mga technical crew natin na walang iba kundi sila Paige, sila Andrian, at sila Rose na nakasama ko po, no? Nakasama ko sa loob ng isang oras na pagbabalita. Hindi na ako nakapagbalita sa dami ng na nagpabate, no? Pero natutuwa naman ako and thank you very much doon po sa lahat po ng mga sumubaybay. At sa susunod po, siguro maibigay ko rin po sa inyo yung mga ilang detalye na pag-uusapan natin sa araw po yan ng Lunes. Maraming salamat po at magandang tanghali. Si Fernan Jota po ang nakasama ninyo. Sa araw po na tuloy, magsama-sama po tayo ulit. Magandang tanghali.